Larry, good afternoon. Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Shami Javier. Pasensya na guys, medyo parang yung mata ko kasi kakagising ko lang. So, ang date ngayon guys is June 5, 2022. Sunday po ngayon. Happy Sunday po sa inyong lahat mga kasari. Happy selling din po sa inyo. So, ang topic po natin for today is about dito sa price labeler. Ayan. Ito guys yung panlagay ng presyo sa ating mga paninda. So, ito siya. Ito yung sample guys. Diba? Mukhang sosyal. So, yan yung pag-uusapan natin mga kasari. Kung ano pa din bang gamit nyo. Kung pentel-pen pa din ba. Na gaya nito. Yung pinanlalagay nyo sa presyo, sa mga delata, sa mga kape. Ayan. Itong pentel pen versus dito sa price labeler. So, alin nga ba ang mas magandang gamitin? Alin din ba ang less hassle? Alin din ba ang mas presentable kay customer? So, ayan guys. Before, ang gamit ko sa paglalagay ng presyo, kailan lang ako nagkaganito guys, wala pang isang linggo. Ito talagang pentel pen ang gamit ko. Pinasusulat ko sa ilalim ng delata. Sa ilalim guys, kasi ayaw kasi ni customer minsan na ang laki-laki ng sulat ng presyo sa harap ng item na binili nila. For example, sa ganito, sa Wow Ulam, before kasi dito ako naglalagay, sa pinakaharap talaga, parang one time may isang customer na parang nagsabi sa akin na dapat hindi daw ako dito naglalagay sa harap. Dapat daw sa ibabaw or ilalim ng delata. So ayun, sinunod ko yung customer. Mas maganda nga naman kasi, ayan tingnan nyo, dito na ako naglagay. Nung nilagay ko, naglagay ako dito ng presyo, wala pa akong ganito. Price labeler. Tapos ito, dito ako naluka mga kasari. Talagang maluka-luka ako dito. Hindi kasi talaga ako magaling sa mga paggamit kapag bago lang sa mata ko. Ayan. Price label. Ayan nga po mga kasari, ako po ay nagpabalik, meron lang bumili. Pagdating kasi sa ganito guys, na bago sa akin, at ako yung nag-order, hindi talaga ako magaling. Aminin ko sa inyo, bobo ako sa paggamit. Kahit pa siya may tularan or parang kung paano gamitin, hindi ko talaga siya makuha-kuha. Pero, ayun, kahit pa paano, natutunan ko siya. Kaso nga lang mga kasari, naubos yung pinaka-label. Yung ganito guys. Naubos. Hindi pa ako nakaka-order. Nung isang araw pa to naubos. Kakatry ko. Kakatansya ko. Yung parang may timing kasi to guys eh. Kakatesting ko. Ayan. Hindi ko na malayan. Ubos na. Ganyan ako ng ganyan. Wala na palang laman. Pero at least guys, natutunan kong gamitin ito. Mas maganda tong gamitin mga kasari kapag wala kayong ginagawa at may bakante kayong oras. Kasi kumakain ng oras to, hassle siya. Hindi kagaya ng pentel pen, susulat na lang tayo ng susulat. Ito kasi para mas presentable, ilalagay mo siya sa part ng item kung dun sa walang nakasulat. Katulad nito nga sa piatos na pinakita ko sa inyo guys. Inilagay ko yung pinaka-label or yung presyo ng item dun sa walang nakasulat. Hindi ko tinakpan yung pinaka-pangalan nung item. So, yun lang guys yung pinaka-technique para gamitin ko. Eto guys, nakuha ko yung idea na to kay Madam ST Rose Cham 11. Na-topic niya rin kasi to guys eh, yung price labor. Ano? Nakakabulol. Price labeler plus pentel pen. So, na-topic niya kasi mabangag-bang na naman ako mga kasari kasi ayan, bagong gising ako. Epekto ng bagong gising. Tingnan niyo yung mata ko. Singkit. Meron ng tao sa labas guys, kaya bumubulong ako ngayon.
Andito naman kasi guys sa Pentel Pen. Hindi naman ako again sa gumagamit ng Pentel Pen kasi dito ako nagmula. Wala namang problema kung meron kayong ganito or meron kayong Pentel Pen. Ang mahalaga, alam natin yung presyo ng ating mga paninda at hindi tayo nalilugi sa ating pagtinda. So, eto guys, malaking tulong din sa akin ng Pentel Pen na ako'y nagsisimula kasi lalo na kapag ako'y aalis at may ibang magbabantay ng store, ang ginagawa ko bago ako umalis, lahat ng panindang nakikita ko na walang presyo, susulatan ko yan. Para alam nung magtitinda, nung wala nga ako, kung ano yung presyo ng item na yun. Para makapagbenta siya ng maayos. And ito naman guys, inamit ko siya nung panahon wala masyadong pumimili. So yun lang guys yung may a-advise ko sa inyo. Kung gagamitin nyo to, yung tenga or bakanteng oras, siguro after lunch or siguro bago mag-merienda sa umaga. Yun kasi yung wala masyadong pumimili. Pagdating kasi ng mga 4, 5 hanggang gabi, marami nang pumimili. So it's not time na mag-ganyan-ganyan kayo, maglagay kayo ng maglagay ng presyo. Pero napakaganda din ito guys kapag sa mga dilata. Nakapaglagay ako ng isang presyo na benta na yata. Ayan, meron pala guys. Ayan. Nakapaglagay ako sa 555 sardines. 23 ang bentahan ko nito guys. Ayan. Nakapaglagay ako ng 23. Ayan. Yung pinaka brand, yung sa Pinas lang yung aking tinakpan guys. Para makita din ni customer, di ba? Kapag nakaganyan, naka-display, makikita na yung presyo dito. Nakakatuwa lang guys kasi parang mukhang social yung mga paninda mo. Dati kasi kapag bibili ako sa ibang store, may nakikita na akong ganito. Sabi ko, paano kaya sila? Paano kaya nila nailagay yun? Hindi ko pa alam na may ganito guys, di ba? Bobo lang. Hindi ko pa talaga alam. Akala ko may nabibiling ganito tapos sila mismo yung magsusulat. Siguro merong ganun tapos meron din ganito. So, yan lang guys yung topic natin. Maikling maikli lang about sa paglalagay ng presyo sa ating mga paninda kung ito yung gamit nyo or itong pendant. By the way po pala mga kasari, ayan, naalala ko. Ang halaga pala nito, naisip ko kasi baka may magtanong. Ito po, ang halaga po nito, nabili ko po siya sa Lazada, 117 pesos, kasama na po doon ang shipping fee. So, ayun po yung pinaka-presyo nitong price labeler. So, papakita ko sa inyo yung pinaka-ano niya kasi iba-iba din kasi yung itsura ng mga ganito. Ayan, tingnan natin yung box. Ito guys, ang ano nito is MX5. 500. Tapos, ayan. Price labeler. Ang tatak niya ay Duo Deli. Ewan ko pa kung tama ba guys yung aking pagkakabigas. MX5 500. Duo Deli yung kanyang tatak. 117 pesos only sa Lazada. And ayan guys, ilalagay ko na lang yung link nito kung gusto nyo bumili sa description box. And ayun guys. Ayun po mga kasari. Sana po nag-enjoy kayo dito sa aking maikling video. At kung nag-enjoy po kayo, pero bago po pala tapusin itong aking vlog, ang ingay-ingay ng mga sasakyan sa labas. So, shoutout po sa lahat ng aking subscribers. 8.1K na po tayo. Ang bilis na ba? Meron na agad na dagdag na 100 subscribers. Thank you so much po sa inyo mga kasari sa pagtitiwala at panonood palagi ng aking mga video. So, ayun po. Thank you so much po. At kung nag-enjoy po kayo dito sa aking video for today, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. At pakihit na rin po ang notification bell para always po kayong updated sa susunod ko pang video. Bye guys! Keep safe everyone! Bye!